po. Napaka-healing po sana. Maganda yung garden. Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay pupunta tayo ng Lipa, Batangas para pasyalan ang napakagandang bonsai garden ng aking Facebook friend na si Sir Aziz Panganiban. Pagdating namin sa kanila ay naghihintay na sa amin si Sir Aziz at iniikot niya kami kaagad sa kanyang garden at pinakita sa amin yung mga ilan sa kanyang mga kauna-unahang mga alagang bonsai. Isa na namang napakagandang garden ang tumambad sa amin at talagang napahanga na naman ako sa kanyang malawak at napakagandang mga bonsai collection. Yung kanyang garden din ay napakaganda ng arrangement. Kaya talagang humanga ako sa aking nakita. Base rin sa kwento ni Sir Aziz ay hindi pa naman siya katagalan na nagbo-bonsai. Bali mga 4 years pa lang daw siya sa seryosong pagbo-bonsai. Pero mapapansin mo sa kanyang mga koleksyon na kakaiba at mataas ang quality ng kanyang mga bonsai na alaga. Isa sa mga umagaw ng pansin sa akin ay yung kanyang mga alaga na naglalakihang mga red balete. Kumbaga, para na siyang malapit sa imperial size. Sobrang lalaki at marami pa itong pagdating ng araw na igaganda. Tara po, samahan nyo akong ikutan yung kanyang napakalawak na garden para makita natin ang malapitan yung lahat ng kanyang mga alagang bonsai. Pagpasensya nyo na lang po yung medyo maliwanag yung ating video kasi ang tindi ng sikat ng araw nung mga time na andun kami sa garden niya kahit hapon na ito. Ito yung nakita nung pinsan ko na may bonsai ka pala pinsan, kuya. Hindi naman ako marunong mag-ano. Inaid niya ako na mga basic. Wala itong kaporma-forma, hindi nga nagkakaporma-forma. Isa rin na ito sa magandang materyalis. Parang kaso lalaki ata, kaya hindi ka muli. Ano nga kasi, mamukulang sa pagpunyahan mo lang. Hindi yung hindi magugupitan. No? Kasi nakita ko magandang sa Rizal. Kidney pupuli na ganito. Namunga siya pero yung kasi nakarikta sa harap niya, sa harap ng bahay, hindi na napaso. Yan, ito ang kauna na kukot tayo sa kayong melendres. Hindi ako marunong gupit-gupit na. Nakaka-addict. Oo, talaga sobrang nakaka-addict. Ako nag-umpisa rin sa isa. Patabi ng patabi. Kaya lang, sa akin kasi nagsigit ako. Kaya nito na rupelo, grabe. Pero grabe ba dito? Yung bumbo na talaga siya, wala lang war. Lupit nito. Maganda ako nito kung lupit-lupit. Ang para ko yung... Patulad nung kay Sir Joel. Sir Joel yung habang ganito. Oo, ginaano niya. Pero alam mo, yun daw ay
Tinanong ko yun sa kanya kung inukit ka. Hindi daw eh. Ano yung chopper pa lang, sinalis lang nila. Puro kunting-kunting lang daw doon ang ginalaw niya. Natural daw din eh. Oo. Yung maganda rin nga sa aroma. May meron siyang natural, ano lang parang. Hardwood. Oo. Kaya pag pinabayaran talaga yung sanga, naman ang datay pa. Ito daw po kasi sa amin ang talpos niya. Tendency lang niya talaga. Humaba ng humaba. Kaya palagi ka dapat putol ganito lang. Napuputol pa nito. Mga 2 days tago, papuputol pa. Eh yan na naman. Pag malusog siya, bilis na nga mga tao. Ganda ko na ano. Grabe. Pag talagang maano yan, mapalis. Ang derby. Meron akong dangit sa dagat. May tinta ang dahon niya. Mas malalakas. Malalakas. Kita ko sa palay tayo siya. Ang ganda. Ibigay lang din sa akin yung ano, buong Labrador. Kaya ako nakilala ang dangling dahil doon. Si buong Labrador, artist. Madami tingnan. Artist siya. Tapos nung minsan kasi nag-hunt sila sa Bicol. Pagbalik dito, sinun sa akin yung picture. Kaya nakabila ko sa kanya ng Argao Dagat. Tapos binigyan niya ng binigyan. Ano ba tagal dito ang dami? Pag direct ako sa araw, mas maganda siya para sa akin, so tingin ko mas maganda siya kaysa sa Argao Taiwan kasi hindi siya masyadong inaabit. Mas ano ka. Tapos lumilit yung dahon niya, mga ganyan na yung dahon na ano. Pero pag pinawa, ano mo, ganyan kalalaki eh. Pag velo lang, yung mga bago ko sa mga alaga. Isa lang ang yan ko, nabili nung kaibigan ko. Tapos may isa akong natira, pinukita ko ng kisil. Ilan po ang namatay? Nagbibenta rin kayo? Oo, marami. Nagbibenta rin mo ako pag ano, kasi para pag may nabili, bibili na naman ako ng materyale. Para bang ano lang ba? Katarapan kayo nang gumagawa. Ayaw yung trabaho. Oh, sana.